kailangan malaman ni Mama to. Wag, umuwi. Kwento doon sa Mama mo kahit kanino. Mahingin sana akong tulong sa'yo. Kung si Daddy may video tape, ako naman may listahan. Listahan ng mga taong dapat kong tulungan. Paano natin malalaman kung sino dito ang uunahin nating pasayahin? Anything I can do for you? May gusto po akong hilingin sa inyo. Ano naman yon? Baka po pwede tayo magkaroon ng scholarship foundation sa kumpanya. Sige, i-present mo yan sa board and I will give you my 100% support. Pwede ba narinig mo yun? Magkakaroon na ng scholarship ang kumpanya. At isa ka dun sa mga scholar sa gagawin kong foundation. Kasi nga anak, alam ko narinig mo ko. Gusto kong marinig ulit ang tawa mo anak. Huwag po kayo mawala ng pag-asa, Tito Badong. Sigurado po ako, gagaling din po si Ali. Gigising din po siya. Boss, kanina ko pa nakikita ang ginagawa mo yun. Ano ba yung sinusulat mo dyan? Wala to, Kuya Jabar. Dito ko lang nilista yung mga dapat kong gawin para hindi ko makalimutan. Ah, ganun ba? Ah, sige, Kuya Jabar. Punta na tayo kanila, Jonas. Oh, sige, boss. Oh, Enzo! Chari! Oh, Brad! Brad, usap lang kami, ah. Chari, may surprise ako. Wala ba niya si Ate Kikay? Wala eh. Inutusan ni Mama bumili sa grocery. Woo! Oh, yun na pala siya! Hi, babe! Hi, thank you! Oh, kids! Saya-saya niya na anong meron? Ate Kikay, may surprise raw sa atin si Enzo. Talaga, anong surpresa yan? Gusto ko yan! Ate Kikay, sabi sa akin ni Chari, nahihirapan ka daw pag-aralin yung kapatid mo. Huwag ka mag-alala. Bibigyan ko siya ng scholarship at makakapag-aral na siya ng libre. Talaga, Enzo? Shoko, maraming salamat! Oh, saya-saya ko naman. Makakaipon na ako, babe. Makakaipon na ako. Narinig ko ba yun? Oo nga, baby. Ang galing, di ba? Pati nga ako sinama sa scholarship ni Boss eh. Sa wakas, makakapag-aral na ulit ako. Ay! Salamat, Enzo! Ang galing-galing mo, Enzo. Nabigyan mo ng solusyon yung problema ni Ate Kikay pati ni Kuya Jabar. Oo nga, Chari. Masaya ako kasi dalawang tao na natulungan natin dito sa listahan ko. Salamat ha, kasi tinutulungan mo ko sa mission ko. Wala yun. Excited lang ako eh. Eh, sino nga bang susunod nating tutulungan? Kayo! Ikaw, si Papa mo, tsaka si Mama mo. Eh, ano bang kailangan nyo? Naku, Enzo, wag na kami. Masaya na kami. Buo ng pamilya namin. Tingnan mo si Mama at si Papa. Masaya. Kita mo na? Hello, Brad. Masaya ako para sa inyo ni Kat-Kat. Siguro naman, wala ka nang hihilingin. Kasi, parang lahat nasa iyo na eh. Oo naman, Brad. Pero, Brad, meron pa akong isang gustong mangyari. Kaya pinaghahandaan ko mabuti. Ano yun? Brad, gusto ko sana iyayain si Kati magpakasal eh. Kasi yun na lang kulang sa kanya. Brad, nakikinig ka ba? Talaga, Brad. Sigurado ako matutuwa si Kat-Kat niyan. Brad, gusto ko sana siyang surprisahin eh. Gusto ko siyang bilan ng sing-sing. Tulungan mo naman ako. Sige ba? Eh, paano ba kita matutulungan? Yun nga, Brad eh. Hindi ko kasi alam ang sukat ng daliri ni Kati. Eh, hindi naman ako makahingi ng tulong kay Chari. Baka sobrang excite nga, maikwento niya sa mama niya. Madulas siya, makalata si Kati. Kaya Brad, baka pwedeng ikaw na lang ang kumuha ng sukat ng daliri ni Kati. Sus! Yun lang naman pala eh. Akong bahala, Brad. Huwag ka mag-alala. Kukuhain ko yung sukat ng daliri ni Kat-Kat. Talaga, Brad, ha? Oo! Astig ka talaga! Hi, Kat-Kat. Enzo! Kailangan mo ng tulong? Ay, hindi na. Okay na. Enzo, napapansin ko na itong mga nakaraang araw, parang may gumugulo sa isip mo. Okay ka lang ba? Oo. Wala yun. Okay lang ako.
Kumusta ka naman? Masaya ka ba? Masayang masaya. Kasi alam mo, nakikita ko na paganda ng paganda yung pagsasama namin tsaka yung mga buhay namin. Kat-kat, mabuti naman. Ibig sabihin, wala ka na ibang mahiling pa? Palagay ko, wala na. Kasi nga, katulad ng sinabi ko kay Jonas noon, basta magkakasama kami nila Chari, edi okay na talaga yung buhay ko. Masaya na ako. Ano yan? Wala. Namimiss ko lang kasi yung tagal na katang hindi na holding hands eh. Ano holding hands? Ikaw talaga, Enzo. Naku, kung ano yung mga pinagagawa mo, doon ka na nga. Sige na, isa pa. Isa lang ako. Ano? Doon ka na nga. Doon ka na. Doon ka na kila Chari. Sige na. Sige na. Doon ka na. Last na. Anong last? Doon ka na. Chari, ready ka na ba? Nandiyan na ba lahat ng mga gamit mo? Opo. Sigurado ka? Okay, kay bahala ka na. Good morning, Kat-Kat. Good morning. Hello, Chari. Hello. Ah, Brad. Okay, Kat-Kat, sandali. Sandali, sandali. Bakit? Ano yung nasa kamay mo? May dumi natin yung kamay mo. Punasan natin. Ha? Sandali lang ha. Wala namang dumi yung kamay ko. Kaliligo ko lang eh. Ikaw talaga. Ako, anak, alis na ko na eh. Bahala ka na dito ha. Tingnan natin. Wala, alika. Bye, pa! Bye! Ingat ate, kuya! Ano ba? Nakuha mo na ba yung sukat ng daliri ni Cathy? Ano? Eh, di ba sabi mo sa akin madali lang? Mahirap pala eh. Eh, paano yan? Pero, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako suko eh. Tutulungan kita. Maghintay ka lang, makuha ko yan. Maklase ka talaga. Hi, Kat-Kat. Enzo, nandiyan ka pala. Wala. Gusto ko lang sana ipakita sa itong yoyo ko. Gusto mo maglaro nito? Ay, naku, Enzo. Ang dami ko pang gagawin eh. Pwede ba sa ibang araw na lang tayo maglaro? Kat-Kat, sige na, subukan mo. Maganda to. O, ito na. Pakinan yung kamay mo. Yan. Ito yan, yan. Ay, hindi. Bakit dito? Di ba dapat sa gitna? Hindi, pwede rin dyan. Subukan mo. Maganda rin dyan. Dito? Maganda rin yan. Yan yung ginawa ko dati. Gumaling ako eh. Masikip na. Matry mo. Oh, tingnan mo. Sabi ko sa'yo, dapat sa gitna eh. Ang pangit tuloy. Hindi, hindi. Okay na yan. Okay na yan. Yan. Okay na. Okay na. Okay na, Kat-Kat. Balik na sa trabaho mo. Okay na. Nakuha mo na! Nakuha ko na! Ayan, ito na! Ayan! Patabuhos sa iyo talaga! Paano mo nakuha? Basta, mahabang kwento eh. Tsaka ako nilang ipapaliwanan sa'yo. Ang importante, mabibili mo na yung gusto mong sisi na ibigay kay Kat-Kat. Ay, kasama mo ko, labas tayo. Bibili tayo ng sisi. Ano yan, ma'am? Mukhang magkasundo na naman si Enzo at si Jonas. Baka mahirapan na tayong tibagin ang samahan ng magkapatid na yan. Ang mahirap sa'yo, Vincent, wala kang patience. Masyado kang nagmamadali. Don't worry. Just wait and see. Naitanim ko na ang lahat ng dapat itanim. Maghihintay na lang tayo para umalis. Of your life. Ano, Brad?
Tingin ba talaga magugustuhan ni Kati itong sing-sing? Oo naman, Brad. Simple lang naman si Kat-Kat eh. Kaya kahit anong ibigay mo sa kanya, para sa kanya, espesyal. Brad, talagang special sa akin itong sing-sing na to. Ito ang bibigay ko kay Kati pala i-purpose ako sa kanya ng kasal. Brad, congratulations ha. Sigurado ko, matutuwa si Kat-Kat pag niyaya mo na siya magpakasal. Brad, may isa pa akong problema eh. Hindi ko alam kung paano ko iyayay magpakasal si Kati. Hindi ko kasi sa kanya ginawa ito noon eh. Kapag niyaya ko na siya magpakasal, gusto ko espesyal. Yung hindi niya makakalimutan. Nako Jonas, alam ko na. Gusto mo espesyal. Yung tipong hindi ka makakalimutan ni Kati. Ilabas mo. Mag-date kayo. Tapos, doon ka mag-propose. Tapos ang problema mo. Brad, kung ano? Tama si Kuya Debar. Huwag ka mag-alala. Kaming dalawa ni Cherry bahala, ipagandahan din yun ni Kat-Kat. Brad, salamat ha. Wala yung Brad. Okay, dali, dali, dali. May papakita ako sa inyo. Dito ako magpo-propose ng kasal kay Kati. Anak, Enzo, Ate Bel, Kikay, Zabar, kailangan ko ng tulong nyo. Gusto ko pangganda yung tulugan na to para maging romantic. Sigurado ka na, alam mo na yung gagawin mo. Ay, yes sir, ito naman. Ang simple-simple lang ang instructions mo, no? Itatanong pa kung anong gagawin mo. Kasi nga, anong pinag-usapan natin? Oh, mamayang uwian, kapag kasama ko na si Kathy, hihintayin ko yung tawag mo. Yung tawag mo yung magiging signal ko para dalhin si Kathy doon sa lugar kung saan ka magpapropose ka. At pagdating namin doon, andun ka syempre mga naghihintay. At siyempre, surprise si Bess ko, Jonas! I'm excited! Ako ka mag-alala, ako nang bahala. Kuhang-kuha ko, ikaw talaga. Kaya basta share si Scarlett mo, hindi malalaman ni Kathy. Gusto ko pagdating yung surprise. Di ba? Oo, ang bahay! Bakit? Ano meron? Bess, wala naman. May pinapagawa si Jonas sa akin. Ano pinag-uusapan niyo? Kasi nagpasirok ako sa kanya. Ah, tama. May pinapasirok siya sa akin. Oo, Sherry, ayusin mo yan, ha? Oo. Ano na ako? Hello, Brad. Oh, Brad. Kamusta na kayo dyan? Okay na. Kompleto na nga kami. Kaya yun na lang dalawa ni Kat-Kat ang kulang. Papunta na ba kayo? Konting hintay lang, Brad. Mag-uuwian na. Ipapasa lang ako report kay Ma'am Mildred. Kasi hintayin ko lang si Kathy. Pupunta na kami dyan. Sige, Brad. Salamat. Good luck, ha. Salamat, Brad. Enzo, salamat sa pagtulong sa amin ni Papa, ha. Masaya ako kasi. Sa wakas, pag nagpakasal na si Mama at si Papa, hindi na sila maghihiwalay. Wala yun. Kasama sa listahan ng Papa at Mama mo. Di ba? Tinutulungan ko lang ang Papa mo para mag-propose kay Kat-Kat. Kasi alam mo naman na si Kat-Kat lang makakapagpasaya sa Papa mo eh. Enzo, ayaw mo ba talaga magpagamot? Paano kung hindi ka gumaling sa sakit mo? Chari, bakit naman ako magpapagamot? Eh, ang lakas-lakas ko. Ang importante, matupad ko yung mga nasa listahan ko. Kailangan kong matapos ang mission ko. Kaya, Chari, tulungan mo ko. Chari, tulungan natin si Aribel.
Jonas. Sir, good morning po. Ma'am. Good morning. Mm-hmm. Ito na po yung mga report ko, ma'am. Okay, thank you. Anything else? Ma'am, mapapaalam po sana ako sa inyo kung pwede akong umuwi na maaga. Kasi ma'am, po may... nandito po si Mrs. Magallanes. Good afternoon. Hi, Tasha. Good to see you. You look so beautiful. Thank you. Tamang-tama ang dating mo. Andito na si Jonas. Jonas, I'm sorry. Hindi kita kagad na pasabihan. Kailangan mo samahan si Mrs. Magallanes. She has dinner with some of her important friends na interesadong bumili sa Palacio Alfonso. She needs somebody na magpapaliwanag sa kanila ng mga features ng Palacio. Jonas, may problema ba? I'll really appreciate it kung masasamahan mo ako, Jonas, kasi I'm sure mas magaling kang magpaliwanag kaysa sa akin. Of your life. Anong problema? Ma'am, magpapaalam sana ako sa inyo kanina na magdi-dinner kami ni Kathy. Ma'am, napagandaan na po kasi namin yun eh. Di ba napag-usapan na natin to? Sinabi ko sa'yo nun na ayoko ng mga personal excuses. Ayoko ng problema sa pamilya pagdating sa trabaho. Yes, ma'am. Ano gusto mong mangyari? Mawala na parang bula ang dalawang opportunities ni Mrs. Magallanes para sa kumpanya. Pero ma'am, si Kathy po kasi. Okay. What do you want me to do? Gusto mo tawagan ko si Kathy? Ako magpapaliwanag sa kanya. Ma'am, hindi na po ma'am. Kaya naman po sa inyo. Ako na lang po kakausap sa kanya. Sige po ma'am. Ako na po sasama kay Mrs. Magallanes. Good. Oh, Natasha, sorry to keep you waiting. May diniscuss lang kami ni Jonas. Jonas, alis na kayo? Yes, ma'am. Let's go. Let's go. Bes, umamin ka nga sa akin, ha? Ano pinag-uusapan ni Jonas? Minililihim ka, no? Bes, wala ah. Ikaw talaga, para nag-uusap lang kami. O ano-ano iniisip mo? At saka, Bes, best friend mo ko. Bakit naman ako maglilihim sa'yo? Eh, yun na nga eh. Bakit ka nga naglilihim? Kilala kita eh. Alam ko kapag meron kang tinatago sa akin, kaya... Sige na, sabihin mo na. Ay. Sige na nga, Bes. Total, hindi na rin ako makatiis eh. Alam mo naman ako, di ba, pag kiniling, bigay na bigay? Bes! I'm happy for you! I'm so happy for you! Sandali, ano ba pinagsasabi mo? Kasi hindi ko naiintindihan. Bes, this is your night. Ngayong gabi magpo-propose sa'yo ng kasal si Jonas! I'm sorry. Mrs. Magallanes? Sir? Natasha, tayong dalawa lang ba nandito? Well, Jonas, I'm a board member of this hotel, so pwede kong ipasara tong clubhouse for some events. Pero huwag ka mag-alala, maya-maya lang nandito na yung mga friends ko. Jonas, are you tense? Ano ka ba? Mababait yung mga kaibigan ko, no? Hindi naman sa ganun, Ms. Natasha. Talaga lang may lakad ako. Magkikita kami ng girlfriend ko. Oh, Kathy, your girlfriend.
You know, I met her the other day. But don't worry, maya-maya lang, nandito na sila. Mabilis lang. Excuse me. Oh, go ahead. Hello, Brad. Nasaan na ba kayo ni Katka? Pupunta na ba kayo dito? Excited na kami, oh. Naku, Brad, eh. Inutusan ako ng Tita Mildred mo, eh. Kailangan ko daw mag-present sa akin isang kliyente. Hindi sana. Pinakausap mo na lang ako kay Tita Mildred para magpakiusapan ko siya. Brad, hindi ko naisip yun, eh. Pati nga kay Katka, hindi na rin ako napagpaalam, eh. Ibig sabihin, nasa opisina para si Katkat hanggang ngayon? Pero huwag kang mag-alala. Magkasama naman sila ni Cheryl, eh. Sinabihan ko si Cheryl na tatawagan ko siya bago sila pumunta doon. Pero Brad, bibilis lang ko ito pagpapresent ko. May oras pa naman tayo, eh. Eh, nasaan ka ba, Brad? Nandito ko sa Orange Sea Hotel. O, sige. Hihintayin na lang namin kayo ni Katkat dito. Sige, Brad. Salamat, ha. Boss, nasaan na ba si Jonas? Pinasama daw ni Tita Mildred sa kliyente. Nasa hotel daw, eh. Kawawa naman si Katkat, nasa opisina pa rin. Boss, ano kaya kung sundin na lang natin si Jonas sa hotel para makarating siya kagad dito? Oo nga, no. Tama ka, Kuya Jabbar. Tara, sunduin natin. Sabi niya, nasa Orient Sea Hotel daw siya, eh. Tara, paalam tayo kay Ate Bel. Kayo mo na bala rito, ha? Uy, Bes! Uy! Ito naman! Mag-react ka naman dyan! Narinig mo ba yung sinabi ko sa'yo kanina? Paulit-ulit ako, ngayong gabi nga, magpapropose sa'yo ng kasal si Jonas! Oo, narinig ko naman yung sinabi mo, eh. Oh! Eh, bakit ganyan ka? Ito naman, mo. Eh, ako nga, mamatay-matay na ako sa kilig, eh. Tapos ganyan ka lang. Eh, hindi ka ba excited, ha? Ano? Hindi ka ba masaya? Bes, masaya naman ako, eh. Pero syempre, hindi naman ganun kasimple yung... alukin ka ng kasal, di ba? Bes, huwag mo sabihin sa akin nagdadalawang isip ka pa. Inaalok ka na ng kasal? Tatanggi ka pa ba? Bes, hindi ka na bumabata, ha? Bes, hindi ko naman sinabi na tatanggihan ko yung alok ni Jonas. Pero kasi, kinakabahan ako, eh. Hindi ko naiintindihan. Basta, ewan ko. O, anong gagawin mo niyan ngayon, Bes? Alam mo, sa mga ganitong sitwasyon, kapag magulo yung isip ko, isa lang naman ang ginagawa ko, eh. Kailangan kong makausap si Enzo. The times of your life. What? Why cancel only now? I already made a reservation. Besides, meron pa tayong isang taong inistorbo dito. May prior commitment sana before us. Fine, let's just reschedule that. I'm very sorry, Jonas. I didn't expect this to happen. Narinig mo naman siguro biglang na-cancel yung mga kaibigan ko. Wala namang problema, Miss Natasha. Nangyayari naman talaga yun. Ano kung hindi naman matutuloy ito, mauna na ako. Wait, 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 Jonas. Pwedeng huwag ka muna umalis, please. Uminom ka muna. You know what? You're such a funny guy, Jonas. That's why I like you. Sabihin mo nga sa akin, bakit ka ba talaga nagmamadali? Natatakot ka ba sa akin? Hindi ako natatakot sa inyo, Miss Natasha. Talaga may importante na akong lakad. Makikita kami ng girlfriend ko. Ngayon kasi ako magpupropose sa kanya ng kasal. Ito nga, oh. Dala ko yung engagement ring. Wow, that's good news. Congratulations then. The more reason we should celebrate. Diba? Bago ka umalis, mag-cheers muna tayo. For good luck, I promise you I won't hold you long. Pwede mong dahan-dahanin mo na ang pag-inom.
sir. Pumunta po ba dito si Jonah Silvestre? Kasama po niya si Mrs. Magallanes. Ah, yes, sir. Si Mrs. Magallanes po. Nandun po sa may poolside. Pasamahan ko na lang po kayo. Alan, excuse me. Pakasamahan naman sila, sir. This way, sir. Thank you, sir. Para, Miss Natasha. Kailangan ko na talaga mauna. Baka naihinip na kasi sa akin si Cathy. Kanina pa siya naghihintay. Well, thank you for keeping me company. And good luck with that marriage proposal of yours. Nakikiusap ako sa'yo. Baka pwede mo muna sabihin kay Cathy na kita mo. Kung ikaw magagawa mo yun, ako hindi. Hindi ko kaya magsinungaling kay Kat-Kat. Kung di niya malalaman, hindi siya masasaktan. Daddy, ano po bang dapat kong gawin? Ayoko pong mag-away kami. Hindi ko din po kaya magtago kay Kat-Kat. Itong girlfriend mo, gusto muna makausap si Enzo. Kaya eto, pinagbigyan ko na nga eh. Kung may alam ka sa taong pakakasalan ko at makakasama ko habang buhay, di ba dapat sasabihin mo sa akin ngayon? Meron ka bang gusto sabihin sa akin? Good morning.